Magandang araw po. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang present tense, present perfect tense, at present progressive tense. Welcome po sa EITB. Punta na po tayo sa ating leksyon. Okay po, present tense. Ibig sabihin po ng present tense, ngayong araw na ito ang pangyayari ng aksyon na sinasabi natin sa ating mensahe. Katulad po nito, ang mga bata ay naglalaro ng basketball ngayon. Ito po naglalaro, ito po yung aksyon na sinasabi ko. Okay, okay, ito po yung tinutukoy noong present tense. Yung aksyon na nangyayari ngayon. Okay po. Bali po, pag ito, kapag ang oras po na sinasabi natin ay tungkol sa araw, o ngayong araw na ito, itatranslate po natin o isasalin natin itong Tagalog na mensahe na ito sa pamagitan ng ganitong klaseng English sentence. Boys play basketball. Tandaan nyo po yan. Boys, tapos play basketball. Okay? Mamaya makikita nyo yung pagkakaiba nitong tatlo. Bali, ibig sabihin po, yung action ay may ipinapaalam kang action na nangyari ngayong araw na to. Pero hindi po natin masasabi kung ano po yung, kung kailan talaga nangyayari yung action na yun. Pero ang alam lang natin, ngayong araw na to, nangyayari yung action na yon. Hindi natin kung katatapos lang ng action o nagaganap pa rin, pero ngayon pong araw na ito nangyayari yon o nangyari. Okay po. Yun po yung present tense. Basta tatandaan niyo, ngayong araw na ito nangyari. Hindi po bukas, hindi po kahapon, ngayong araw na ito. Okay po. Kaya tatandaan niyo, ngayong araw na ito pag present tense. Bali, ang mga bata, boys sa English, tapos ay naglalaro, play ng basketball. Yung ngayon po, hindi na po natin sabihin, kasi sa English understood na o nauunawaan na po ng tagapakinig natin na ngayon po nangyayari yan. Basta gamitin lang po natin yung ating English word na play para sa naglalaro. Kasi itong play, ito po ay present tense verb. Okay? Mamaya, papaliwanagan ko pa kayo ng marami. Tapos, itong present perfect tense naman po, ngayong oras na ito, na kagagawa pa lang ng action. Ibig sabihin po, guys, pagkasabi nyo nung mensahe nyo, yung mensahe nyo, yung action katatapos lang na nang kagaganap pa lang katatapos pa lang. Kaya ibig sabihin perfect, ibig sabihin perfectong tapos na yung action sa yung pag-action niya katatapos pa lang. Yung perfecto na natapos na yung kanyang action ngayong araw na ito. Okay po. Di itong present ngayon, itong perfect katatapos pa lang. Itong tense, ibig sabihin ngayong oras na ito. Okay po? Kaya ibig sabihin ito, ngayong oras na ito na kagagawa pa lang ng aksyon o katatapos pa lang ng aksyon. Halimbawa po, kalalaro lang ng mga bata ng basketball. Kung mapapansin nyo, ibig sabihin katatapos pa lang ng basketball. Hindi na sila pwedeng maglaro uli kasi katatapos lang, pagod na sila eh. May pagod pa sila eh, kaya sinabi nilang katatapos lang maglaro ng basketball. O kalalaro lang ng mga bata ng basketball. Ibig sabihin, hindi na sila maglalaro ngayong oras na to kasi katatapos nga lang nila. Pero ngayong araw na ito nangyari. Yan po ang present perfect tense ang ibig sabihin. Kaya pag ito, pag itatranslate natin to sa English, meron tayong kailangan na isang word na laging nandoon. Itong have ang gagamitin natin pag pangmaramihan yung ating subject, has naman pag pangisahan.
Kaya hebang ginamit natin kasi yung boys, marami, mga bata. Okay? Pero kung yan i-boy lang, isang bata, has dapat yung H-A-S. Kung hindi nyo pa po alam yon, na-discuss ko na po yon. Okay po? Tapos, itong played, kung mapapansin nyo, played, kalalaro, may ED. Di ba kanina ito, walang ED. Itong play, ito may ED na. Ang tawag po dito, past participle, hindi past tense. Okay? Kasi ang laging kapartner ng have o has na verb o action, ang tawag sa kanya ay past participle, hindi past tense. Tandaan nyo yun. Mamaya papakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, nagbago yung spelling nung play. Yan yung senyales sa English na gumamit tayo ng ibang tense. Kasi, di ba dito, present tense. Ang spelling, P-L-A-Y. Dito, sa present perfect tense naman, ang spelling na ng play ay may ed. Yan ang mga senyales na iba na ang tense na ginamit natin. At saka para masabi natin sa English na katatapos pa lang ng action. Boys have played basketball. Ibig sabihin niyang kalalaro lang ng mga bata ng basketball. Okay po? Tapos ito po yung nakakalito. Pansinin niyo to. Ang sample natin, ang mga bata ay naglalaro ng basketball ngayong oras na ito. Okay? Dito nalilito ang mga tao sa mga estudyante sa present tense at sa present progressive tense. Padadaliin natin 'yan. Okay? Kasi yung iba hindi nilalagyan ng ngayon sa Tagalog, saka ng oras na saka itong ngayong oras na ito. Pero pag nilagyan nyo yan sa Tagalog niyan para makita mong kaibahan, maintindihan mo. Okay? Itong present progressive tense, ibig sabihin nito, ngayong oras na ito ay pinapaalam ang progresong pagkilos ng aksyon o ipaalam ang proseso ng aksyon ngayon. Ibig sabihin po niyan, guys, pag kayo nagsasalita, o sinasabi nyo yung mensahe nyo doon sa tao, habang sinasabi nyo yun, yung mga bata, naglalaro talaga. Naglalaro sila habang sinasabi mo yung mensahe mo tungkol doon sa mga bata kung anong ginagawa. Kaya ibig sabihin yung sa pagsasalita mo at saka yung mga bata, sa pagsasalita mo, ginagawa na nung mga bata yung paglalaro. Kasi dito, guys, sa present tense, habang sinasabi mo yung paglalaro ng mga bata, ito nga, naglalaro, ang ibig lang sabihin nun, ngayong araw na to naglalaro sila. Pero hindi mo alam kung mismong ngayong oras na ito, sila naglalaro. Para masabi mo na mismong ngayong oras na ito, ngayon sila naglalaro, itong gagamitin mo, present progressive tense. Yan ang kaibahan ng dalawa. Ito, ngayong araw na to sila naglalaro. Itong present progressive tense, ngayong oras na ito, sila ay naglalaro. Okay? Kaya, para na, ito yung sample natin. Ang mga bata ay naglalaro ng basketball ngayong oras na ito. Kaya nilagyan ko ng ngayong oras na ito para indikasyon o senyales na ang gagamitin ko, present progressive tense, hindi present tense na ang ginamit ko lang ay ngayon. Okay? Tapos guys, para magawa nating English sentence ito, gamit ang present progressive tense, kailangan natin ng linking verb. Ito yung is, are, saka am. Kung hindi nyo pa alam linking verb, na-discuss ko na rin yung iba doon. Okay? Kaya gumamit tayo ng linking verb na are kasi yung boys marami. Bali, ang are, ito ay linking verb na gagamitin natin para maipahatid natin na ang gamit nating tense ay present progressive tense. Tapos pansinin nyo yung play, kanina may ed, kanina tapos dito walang ed, ngayon may ing na, playing na. Itong playing, ibig sabihin, yan yung spelling ng ating action
kapag nagamit tayo ng present progressive tense. Mali yung ang ilalagay nyo ay may ed at mali rin yung ilalagay nyo ay walang ed o play lang. Dapat may ing. Pag gagawin yung present progressive tense, ang ating action na naglalaro. Pansin ninyo, pareha sila naglalaro. Itong present tense at saka present progressive tense. Pero ang kaibahan niyan, sinasabi ko sa present progressive tense ngayong oras na ito. Yung sa present tense naman, ngayong araw na ito. Okay? Bali, ito na po yung halimbawa. Bigyan ko lang muna kayong halimbawa kasi gusto ko magkaroon tayo ng sariling listahan ng ganito sa susunod para mas marami. Kasi gusto pinapaliwanag ko lang sa inyo kaibahan ng present tense, present progressive tense, at ang present perfect tense. Okay? Itong past participle, ito yung para sa present perfect tense, yung may have o has. Tandaan nyo. Tingnan nyo mga spelling nila kaiba. Iba ang spelling nila sa spelling nitong present progressive at sa present. Magkakaiba sila. Yan ang English, guys. Para malaman natin na gumamit tayo ng present tense, ganitong spelling. Pag gumamit tayo ng present progressive tense, ganito spelling, may ing. Pag gumamit tayo ng past participle o katatapos lang ng action, ganito naman ang spelling ng action. Okay? So, for now, stop muna tayo dito. Pag-aralan nyo ng maigi, ha? Kasi napaka-importante niyan gamit na gamit pag kayo'y mag-i-English na. Okay? Kung gusto nyo pang matuto, guys, subscribe lang kayo sa YouTube. Tapos, kung nasa Facebook kayo, follow lang the page. Follow lang yung page nating EITB o English in Tagalog Lesson. And sana makishare po ito para makatulong din sa iba. Maraming salamat po.